Nag-viral sa internet ang video ng isang lalaki na ginamitan daw na excessive force matapos makipagtalo sa mga barangay official dahil ayaw siyang papasukin para mamili sa isang palengke. Kinaladkad, sinakal, pinusasan at kinulong. Ganito raw ang sinapit ng isang tricycle driver sa Caloocan na si Ryan Ramos nang tinangka niyang pumasok sa isang palengke sa ibang barangay sa kanilang lugar. Okay, nung paglapit ko po doon, pinakita ko yung ID ko kasi yung quarantine pass ko, dala ko din naman. Yung quarantine pass ko, meron ako ID. Pinig na nila barangay 175. Sabi nila, sir, bawal ko kayo dito. Medyo hindi ko na, para sumakaparin yung loob ko na hindi talaga ako makapasok. Bumalik ulit ako. Mas malapit daw kasi ang palengking ito kina Ryan at dito na rin niya nakasanayang mamili. Pero dahil kabilang barangay ang nakasulat sa quarantine pass ni Ryan, hindi siya umano pinapasok sa loob ng palengke. Doon na raw nagsimula ang tensyon sa pagitan niya at ng mga bantay sa palengke. Nagkamurahan, tapos medyo mainit pa din ako kasi namura ako ng kasama niya. At ngayon, sobrang pagpipilit ko, ngayon nga, nagkaroon na may mga dumagba na umawak sa likod ng shirt ko. Mapalagla ko, gusto ko lang makawala. Kasi nga yung isang lalaki na nakasakal sa likod, hindi ako makahinga. Nagulat pala ako ito kasi sa ako. Pagdating sa barangay, si Ryan kinulong na raw ng mga opisyal. Paliwanag ng executive officer ng lugar, bukas lang ang kanilang palengke sa kanilang mga kabarangay. So ang kailangan pumasok yun, taga mismo, taga barangay namin. Yung pa sa information ko, ang binigay na quarantine pass is hindi sa barangay namin. So hindi talaga siya makapasok. Nagmura siya, naghamon, at ayon pa sa blatter na binasa ko, is nanuntok pa ng isang staff ng market admin namin sa barangay. Pero ayon kay Ryan, hindi naman daw siya nanuntok. Ang pamumosa sa kanya ng mga opisyal, itinanggi naman ng executive officer. Alam ko, hindi ata pinagsasang, parang inawakan lang siya. Ang barangay pinagmumulta pa raw si Ryan ng 5,000 piso. Ayon kay DILG Undersecretary Martin Dino, may paglabag na ginawa ang mga opisyal ng barangay. Sa panahon ng kalamidad, dapat ang mga nagtatrabaho sa barangay ay mapangunawa. Ngayon, kung doon sa barangay niya walang palengke, o walang mabili doon, pwede namang lumipat dahil ang purpose niya, bumili ng pagkain, hindi para mamasyal, hindi para. Kaya yung mga abusado na mga tanod, gagawad, kapitan, dapat yan, merong pinaglalagyan yan. Bakit? Sila na ba may-ari ng barangay nila? Ayon din sa legal expert na si Attorney Edward Chico, walang paglabag sa batas na ginawa si Ryan. So yung pagkaka-aresto sa kanya, mali at mali na paglabag sa kanyang karapatan. Yung pagbabayad ng multa ay hindi makatwiran sapagkat kung ikaw ay maa-aresto, kinakailangan ka pang dalhin sa korte at masaktal. And only the court can impose those penalty. Physical na yan! Para kay Ryan, kapakanan lang ng kanyang mag-ina ang iniisip. Kasi siyempre, ako bilang tatay sa anak ko, sa asawa ko, at sa patient pa, parang hindi nila maunawaan na. May ilan na ring mga report ng di umano excessive force na ginagamit ng mga otoridad sa mga mamamayan na lumalabag sa protocols ng enhanced community quarantine. Dapat naman talagang sundin ng lahat ang protocols, pero dapat mas malinaw ang plano ng gobyerno para hindi nagkakaroon ng di pagkakaunawaan na nauuwi sa karahasan. I'm MJ Jeronimo, I stand for truth.